next vlog is about yung hindi pagkukurbat, hindi pagiging hindi pagsusuot ni Coach Timpon ng long sleeve and tie sa game kahapon. So, tinanong siya dahil napansin ng mga commentators na bakit si Coach Timpon hindi daw si Coach Timpon daw usually kasi lahat ng coaching staff na is napaka-formal, naka long sleeve, naka necktie, tsaka yung slacks, corporate talaga. Sinabi naman ni Coach Tim na it's always been his style. Kaso nga lang, ang based dun sa sinabi niya na isi-share ko with this vlog, ang sinabi niya is, kasi naging trend yon dahil sa kanya. Of course, pag nananalo ka, he is the winningest coach in PBA history. Siya yung pinakamaraming panalo with 1,000 wins. Okay, with 1,000 wins. And with 24 PBA championships. So, lahat ng style niya is ginagaya ng iba hoping na makakuha man ng pahiyang sa mga coaches na pag ginaya ko yung style ni Coach Tim, hopefully, magcha-champion din ako gaya ni Coach Tim. Usually, ganon. Pero anong ginawa niya ngayon? Dahil may mga coaches na hindi komportable sa ganon, so siya naman ang bababa. Naiintindihan niya yung coaches na hindi komportable. Well, 1 month daw nilang inantay na bago magawa yung t-shirt, yung ano nila, semi-formal nila yung t-shirt na may collar. Hindi na yung long sleeve and tie. Mas komportable nga naman yun kumpara sa long sleeve and necktie. So, yung sa kurbata at saka long sleeve, mas komportable yung may t-shirt na collar. Kung titingnan mo, mas komportable nga naman yun. So, ano yun eh? Yun yung sinasabi ko kung napanood yung vlog ko, yung empathy niya with others. Na siya yung sinusunod because he is the standards of coaching pagdating sa PBA. Ang ginawa niya, siya yung nagkusa. Ibinaba niya yung sarili niya dun sa kung saan komportable yung mga coaches. Dahil naiintindihan niya na may mga coaches na hindi komportable sa ganun. Kasi minsan, laging pabor lang sa inyo. E paano yung sa ibang tao? Di ba? Sinabi ko rin kanina na lagi kasing sa inyo, nakikita nyo. Yung nakikita nila sa inyo, nirespeto nyo ba yun? Ang pagrespeto nyo nun, okay, fine. Sige, wala akong pakialam, ano isipin nyo? Wala kayong pakialam dun kung hindi nyo, wala kayong in any business. Pero pag katrabaho nyo, kaklase nyo, kasama nyo sa bahay or kasama nyo sa trabaho, hindi pwedeng wala kayong pakialam. Ngayon, okay lang yun kung malayo sa inyo. Di ba? Hindi mo kasama, hindi mo kamag-anak, hindi mo kasama sa bahay. Pero pagkasama mo sa trabaho, mahirap yan. So, yun na yun eh. Kasi may mga bosses, may mga business owners or business tycoons, sila yung may-ari. Sila yung may-ari. But you never expect them to be the owner because napakasimple nilang tignan. Hindi nga yung use ng mga sa tech companies, hindi sila nagko-corporate. Casual. Bill Gates, Steve Jobs, casual. Hindi sila yung pumal. Pero sila yung may-ari, ha? So, yun lang yun. Kasi, if you're a standard, kung ikaw yung tinitingala, dapat matuto ka rin tumingin o maki-empathize sa iba. Di ba? So, yun lang yun yung magandang attitude. Kasi, in due time, pag magaling ka sa work, pag magaling ka sa trabaho, o magaling ka sa negosyo, time will come that you would interact, you would manage, you would lead people. Diba? Hindi mo pwede sasabihin, hindi mo makakasama yan, hindi ko naman sila kasama, hindi ko naman sila ka-team, hindi ko naman sila ka-group. Pag may managerial position ka na, meron ka ng supervisory position, whether you like it or not, you must interact, you must make them follow your lead. Kailangan mapasunod mo sila
for a common objective. Nothing personal. Common objective. Yun yun, may obligasyon ka. May obligasyon ka, may obligasyon sila for a common goal. Kung hindi, kung mag-iiwasan kayo or hindi kayo magkikibuan or kung mayabang yung tingin sa'yo, hindi mo ma-accomplish yung goal na yun. At isa sa mga goal na yun is yung maayos na ano, may batian, walang kasi mas madaling magtrabaho kapag ka magaan ang loob. Mas madaling magtrabaho kapag ka magaan ang loob. Whether work from home or yung pumapasok sa office. Diba? Eh, work from home ka nga. Eh, kaso kung alam mo namang may mabigat sa'yo, iisipin mo pa rin yun. Mas nagpapabigat ng loob mo yun kasi hindi mo nakikita yung tao, hindi mo nakakausap. So, that's the thing. Kahit work from home yun, once na malaman mong meron, mas mabigat sa loob yung work from home. Kasi ang advantage lang ng work from home is, pag may kinausap ka, halimbawa, you talk directly to that person, minsan walang gatong. Kasi pag ang pumapasok, usually may gatong yan. Pero ang advantage naman ng pumapasok is, pwede mong yayain yung tao at makapag-usap kayo ng sarilinan. Diba? Kasi pag naka-online ka, baka may ginagawa, at least yun, makikita mo kung bakante or nagpapahinga or break. Yun ang advantage ng pumapasok. Na pwede mo siyang makausap anytime. Hindi kagaya pag naka-online siya o virtual siya, baka wala siya dun sa virtual group, wala siya dun sa chat group, diba? Wala siya dun sa virtual conference, hindi siya naka-log on or naka-sign on. So, yun ang disadvantage. So, yun lang yung empathy ni Coach Tim Cone yung empathy ni Coach Tim Cone sa ibang PBA coaches translate to better working relations. Yung ginawa ni Coach Tim Cone, ginagawa yan sa corporate. Whether sa corporate ka o sa academe ka o sa kahit anong industry, nangyayari yan. So, yun lang pa.